Mahigit 700,000 ang bilang ng mga bagong tungtong sa kolehiyo para sa school year na ito. Mga college freshman na marami from D o galing probinsya. Paano kaya nila pinagdadaanan ang mga pagbabago sa kanilang buhay? Ngayong kolehiyo na sila, bagong salta pa sa syudad. May live report si JP Soriano. JP? Jessica, sa UP din naman pa lang, halos kalahati raw ng kanilang mga college freshman ngayong taon ay nagmula ron sa mga probinsya. At kanina nga, Jessica, sinamahan natin yung isang college freshman na para tignan kung paano nga ba siya nag-a-adjust sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Inabutan namin naghahanda ng pumasok sa kanyang klase ang freshman na si Alfonso, tubong Davao. Ito ang ikatlong araw niya dito sa Maynila bilang first-year mechanical engineering student sa University of the Philippines, Diliman. Mula sa kanyang dorm sa Kalayaan Residence Hall, naglakad lang siya papunta sa klase. Ayon kay Alfonso, maliit lang ang high school na pinagmulan niya sa Davao City kung ikukumpara sa laki ng buong UP campus. Kaya halos magkaligaw-ligaw raw siya noong first day ng klase sa UP. Kami yung maglipat-lipat ng room, so makapagod, maglipat-lipat ng room. Laking probinsya si Alfonso, kaya naninibago raw siya. Na-adjust pa ako dito sa dorm kay wala man mga magulang ko. So, paminsan ako homesick. At expectations din ng parents. Importante din. Ano mangyari kung mabagsak ako dito? Ano ang ginaisip ng parents ko? Oh my God. Bagong salta rin sa Maynila, ang high school barkada na sina Gerson at Seth. At gaya ni Alfonso, excited at kinakabahan din sila ng kaunti sa pagiging freshman. Mahirap. Ang laki ng adjustments na kailangan mong gawin para maka-adapt ka sa environment. Yung kalakihan po ng UP. Kasi ang laki po ng UP. Tapos yung kaba mo na is your professor nice or is he mean, like one of those terrors. Naabutan ko naman sa dorm na ito ang nanay na si Rachel. Hinihintay niya ang kanyang anak na lalaki mula sa klase nito para maiwan niya ang Santo Ninyong ito bago siya umuwi sa Cebu. Ang fear ko kasi parang kaya-kaya niya. Kasi payat yung anak ko payato. Pag wala na sa tabi mo, nag-iisip ka, nakakain na ba kaya siya? Okay lang ba sa dorm? Dito pa lang sa UP, mahigit 3,000 freshmen ang pumasok ngayong school year. Karamihan daw sa kanila ay galing pa ng probinsya. At maituturing nga ang freshman bilang isa sa mga pinakamatinding pagsubok sa buhay ng isang estudyante. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi raw dapat matakot dito ang isang mag-aaral. Bagkus ituring lang ito na isang pagsubok. Nasa 738,000 ang bilang ng college freshman sa buong bansa ngayong taon, ayon sa Commission on Higher Education o CHED. Mahalagang magabayan sila sa unang pagtapak sa kolehiyo, lalo pat marami sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na mawalay sa kanila mga magulang. Ayon sa Office of Counseling and Guidance ng University of the Philippines, maraming pagsubok na maaring pagdaanan ng isang freshman, kabilang na ang paninibago sa pisikal na itsura ng campus, pag-cop sa mga panibagong pag-aaralan, pati na ang pagsasanay na mawalay sa magulang at tirahan, at paghahanap ng mga bagong kaibigan. Mas matindi raw ang adjustment para sa mga freshman mula sa probinsya. All walks of life, all cultures. So talagang they have to get used to that kind of people. Coming from a small province or small school, definitely hindi lamang sila magkakaroon ng adjustment difficulties, diba? Magkakaroon din sila ng culture shock. Kailangan din raw silang mapagpayuhan ukot sa mga tukso na kailangan nilang iwasan gaya ng pagbubulakbol, pagsama sa maling uri ng barkada o grupo, at pag-iwas sa bisyo. May mga individual daw kasing hindi nakakayanan ng mga pagbabago, kaya may ilang estudyanteng nauuwi sa depression, insecurity, at identity crisis. Kaya payo ng mga counselors, maging buo ang loob sa pagsabay sa pagbabago. Planuhin din daw ng mabuti ang oras at pagbabudget ng pera. Ugaliin daw na makipag-usap sa mga kaanak sa telepono, at huwag kalimutang magdasal. So even choosing your friends would also really be part of your life, of the experience that you will have in college. Jessica, yan nga yung pinaka-ini-stress ng mga counselors na nakausap natin kanina, na piliing mabuti yung mga sasamahang kaibigan, grupo at individual. Tiyakin daw na itong mga grupong to ay magdadala sa iyo sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Jessica? Uh-huh.
JP, relate na relate ako sa storyang ito kasi pinagdaanan ko yan nung ako'y tumungtong sa UP rin. No? Pero mabuti na lang may Facebook na ngayon kasi, di ba, nung araw kailangan mo pang mag-telegrama, sumulat, mag-long distance call. Ngayon, Facebook pa lang, araw-araw mo o oras-oras kung gusto mong makausap ang iyong pamilya. I'm sure, Ma'am Jessica, napakahirap yung time nyo na walang communication, walang Facebook, walang Twitter, walang mga ganyang technology. Ngayon daw, yan yung advantage na dapat i-grab at i-maximize ng mga estudyante sa kabutihan. Yun nga ay true communicating with their families sa probinsya. Kasi napakahalaga raw no na magkaroon sila ng sense of parang magkakasama pa rin sila ng kanilang magkakaanak para kumbaga hindi ma-dislocate yung bata, lalo na kung first time nga mawalay at malayo sa probinsya. Okay. Pero alam ko sa UP, Diliman, na JP, meron silang orientation para sa mga freshmen. Napaka-importante niyan. Kasi kahit yung mga building, nakakalito. Ako nun, madalas mawala dyan eh. Jessica, kagaya siguro ng experience mo nung freshman ka, itong mga freshman na nakausap natin ay nagkaligaw-ligaw nga kanina at kahapon naganap nga yung freshman orientation dyan sa UP at noong nakaraang linggo at itong mga nakaraang araw, sunod-sunod din yung mga freshman orientation na naganap sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Ito ay requirement ng CHED sa lahat ng kolehiyo at universidad na magkaroon nga ng freshman orientation para ma-brief sila sa mga requirements, sa mga dapat nilang gawin, mga dapat iwasan at paulit-ulit ngang ini-stress ng mga counselors na nakausap natin na huwag silang mahiya kapag nagkaroon sila ng problema, nagkaroon sila kumbaga ng hindi nila makontrol o mayroon silang malungkot na pagbabago sa kanilang buhay, ay mag-seek sila at mag-consult sila sa mga guidance counselors at lahat naman ng colleges at universities ay meron yan as mandated by CHED. Yes, and when in doubt, do not get lost. Take the ikot or the talkie jeep dyan sa UP. Maraming salamat, JP Soriano.